Alright, ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Well, sa araw na ito mga kaibigan, ang pag-uusapan natin, ang bibigyan natin ng reaction video, ito nga pong pangyayari kung saan nagbenta ng kalan itong sibong. Alam niyo po mga kaibigan, katulad ng nakikita natin sa thumbnail, itong sibong yung taong grasa na minahal, inibig ng isang OFW, si Claressa. At ang kwentong ito ay nakaka-excite talaga. Ano nga ba at saan ito patungo? Pero sa pagkakataong ito, ang tanong, ano kaya ang reaksyon ni Claressa nung malaman niyang nagbenta ng kalansibong? Ito mga kaibigan ang tutumbukin ng ating reaction video. At syempre, kung gusto niyo pong malaman ang kabuuang kwento, i-follow ninyo Ka Business Official. Nasa baba po ang link. And of course mga kaibigan, follow nyo rin po ang channel na ito nang sa ganun ay maging updated kayo sa susunod kong mga video. So, ito na nga po mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon po ng biglaang pagbisita si Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes kasama ang mga kagawang sa bahay ni Bong. At dito, medyo nasukol na nga po si Bong nung hinanap na yung kalan. At umamin siya na ebinenta niya yung kalan. Well, ano ang naging reaksyon ni Claressa? Ito yung babaeng bagay humanga din, ano? Humanga ang karamihan dahil nag-offer siya at willing siyang makasama si Bong ng habang buhay. Narito po ang kanyang sinabi, panoorin natin. Oh, magandang tanghali na ba? Pero, hello Bong, kumusta Bong? Hi. Ang masabi ko lang po is, nalungkot ako ng konti dun sa... Oh, sinabi niya, no? Nalungkot siya ng konti. So, walang conviction. Dito pa lang sa tinuturan niya, mga kaibigan. Sinabi niya, nalungkot ako ng konti. Tuloy natin. Naintindihan ko siya na siguro dahil lang na, 'di ba, kasi kinapo siya or ni... Yun ang pinakamagandang ano no mga kaibigan. Yun ang pinakamagandang salita na binitiwan niya. Naintindihan ko siya. Alam niyo mga kaibigan, nung binitawan niya ito, nung narinig ko ang salitang ito, doon ko masigit na naintindihan at naunawaan. Naarok kumbaga kung gaano kalalim din ang pangunawa at pagmamahal ni Claressa para kay Bong. Akalain mo gumawa si Bong ng hindi maganda. Ito yung pagbenta ng kalan. Kung ibang tao yan, pwedeng ikundina na siya eh. Pero dito, mas tiningnan ni Claressa yung pinakamalalim na dahilan. Bakit binenta ni Bong ang kalan? Hindi niya tiningnan yung pagbenta ng kalan. Mas pinalalim niya yung kanyang pag-iisip. Kumbaga, ginamitan niya ng highest thinking skill. Bakit binenta ni Bong ang kalan? At yun ang nag-trigger sa kanya para masigit pang maunawaan si Bong. Tuloy na niya talaga ng pera. Pero sana po hindi niya na ulitin. Hindi niya na po ulitin. Mm-hmm. Kasi hindi po talaga maganda yun. And mas nakita ko rin na kailangan na talaga ni Bong ng... Sa kabila ng lahat na nandyan yung pangunawa niya, siguro kinapos siya ng pera, siguro kailangan niya ng pera. Alam niyo kasi si Bong mga kaibigan, may pera naman. Ang pera kasi ni Bong, nasa kay Mrs. Kabisnes. Pero di po ba, ang ugali ni Bong, medyo mahihain. Marahil, medyo nahihiya na si Bong humingi ng pera. Ano po? Dahil nagkabahay na nga siya, binigyan siya ng babuyan, di ba? Siguro, in a way na parang, siyempre, andyan yung pagkahiya ni Bong, no? At wala siyang option dahil sa kailangan na kailangan na ibenta niya yung kalan. Pero tama yung sinabi ni Claressa, sana hindi na maulit. Di ba? Although inunawa niya ang lahat, pero sabi niya, sana hindi na maulit. Grabe, napakaganda ng mga susunod na pangyayari nito kung talagang magkakatuluyan sila. Eh, masasabi ko mga ibigan, although hindi pa man tama ang panahon, pero ngayon pa lang, pwede kong masabing siya ang tamang tao na makakapag-guide para kayo. Makakasama sa buhay na mag-guide talaga sa kanya. At hindi naman ako nagalit. Nalungkot lang ako ng konti. Pero sana Bong, sana hindi mo na ulitin. Sana
Yun. Yun ang pinakamagandang ano. Alam nyo mga kaibigan, sobrang na-excite ako doon. Sinabi niya, mas nakita ko kay Bong na kailangan niyang may makakasama sa buhay. Alam mo yung ano, yung tinatawag na highest thinking skill, pinalalim niya yung kanyang pag-iisip base sa kailangan, pinakamalalim na pangangailangan ni Bong. Ang tama yung sabi niya, siguro kailangan na nito, no, ng mag-guide. So ito yung ano, ito yung inoffer niya yung kanyang sarili, na tinaya niya ang kanyang pagkatao, di baling mabash. Nasa social media na siya, I'm very sure mayroong mambabash eh. Una, tatanungin ng tao, ano nga ba ang kanyang intention at dahilan, bakit gustong-gusto niya si Bong? Di ho ba? Hindi mawawala yun. Pero dito, hindi niya inalintana yun. Ang pinaka-importante, alam niya ang magiging papel niya para kay Bong. Ito ang pinakamagandang puto. Talaga itong makausap para sabihin sa'yo na hindi to biro, hindi to vlog-vlog lang, pero seryoso to. At sana maging seryoso ka. Kasi ako, seryoso ko sa'yo. Sana ayusin mo yung buhay mo at hindi na talaga maulit yung bagay. Narinig nyo yan, ha? Hindi to biro. Yung conviction talaga niya, yung kanyang, kumbaga, ay kaisipan, yung mindset niya, andyan niya eh. Para sa kanya, wala nang atrasan to eh. Actually, kung ating pong masusubaybayan yung kanyang mga sumunod na mga sinabi, no, nung uuna pa man, sinabi na niya ito sa kanyang pamilya. At walang negatibong sinabi ang kanyang pamilya. Sumang-ayon sa kanyang desisyon. Ito yung nakakataba ng puso. Kasi una, magiging question mark ito sa lahat ng mga manunood, sa lahat ng mga taga-subaybay ni Ka-Business, sa lahat ng mga taga-subaybay ni Bong. Malaking question mark talaga dito eh. Yung bakit si Bong pa? Ganun talaga ang posibleng reaksyon ng tao. Pero sabi nga, eto na yung talagang pagkakataon na destiny ni Bong eh. Sana hindi ito masira, kasi hanggang sa kasalukuyan, habang pinoporma ito, may tendency pa eh. Yung proseso na yan, baka sakali, no? So ito yung pinaka-crucial na dapat pakaingatan. And swerte tayo dahil nandiyan si Mr. and Mrs. Ka-Business nag-guide. Kasi aalagaan ito up to the point na mangyari. Talagang kumbaga matuldukan yung pangyayaring ito. At kung naganap yun, o magaganap na yun, yung punto na yun, I'm very sure, lahat ng Ka-Business family, pinakamasaya. Very sure. Yan, ha? Hindi ito blag-blag lang, sana maging seryoso. Alam mo, napakaswerte ni Bong, no, sa kahaba-haba ng mga pinagdaanan niya sa buhay na puno ng pighati at kalungkutan, ito na yung time na nagliliwanag na eh. Nakikita niya, tama si Mrs. Ka-Business at Mr. Ka-Business. May tamang pagkakataon, may tamang panahon para maging masaya si Bong. And I do believe sa mga sinabi niya dito, no, ito yung tamang panahon. Kasi akalain mo, tinaya niya yung kanyang pagkatao. Itinaya niya ang lahat, ang kanyang sarili para sa ganitong pagkakataon. Di ba? Nung tinanong nga siya niya ano, na kailan ka uuwi, willing ka ba? Wala siyang pagkatao. Yes, uuwi ako at willing akong makasama si Bong. Na yun, wag na wag mo na talagang gagawin. Kasi paano na lang pag mag-asawa na tayo tapos binenta mo yung kalan ulit natin? Paano tayo magluluto, di ba? Huwag mong gagawin na, Bong. At nga pala, alam nyo mga kaibigan, dito ako natawa eh. Dito ako na-exam sinabi. Paano na lang, di ba? Kumbaga, parang ang sarap pakinggan, ano? Although, nandyan yung kanyang pagtatanong, no? Pero walang galit na namumutawi sa kanyang kaisipan, sa kanyang isipan, sa kanyang kalooban. Walang pagkukundina doon sa ginawa ni Bong. Tulad niya ng sinabi ko kanina, na mas pinalalim niya yung kanyang pag-iisip doon sa malalim na dahilan na pilit niyang inunawa. At syempre, sabi nga niya, this is the time para samahan si Bong. And I do believe kapag nangyari ito, mag-guide na si Bong. Syempre, siya yung mag-guide kay Bong. Naku, grabe ito, sobrang saya nito. Ka-Business family, I'm very sure magiging masaya ang tagpong ito. Lalo na itong pagtatagpo niya nung pag umuwi nito si Clarissa. Ay, naku, sabi ko sa inyo, very sure, sobrang saya. I love the curtains. Ang ganda ng kortina natin. Gusto ko rin po ang kulay pula. At
Yun po yung isa sa favorite. I love the cortes. Nagustuhan niya kasi binambili ni Mrs. Cambisnes ng Cortena Cebu. Talagang sinasay. Alam nyo, parang sobrang-sobrang excited dito si Mr. and Mrs. Cambisnes, no, para kay Bong sa magaganap, sa mga mangyayari. Great color ko, red and black. So, eto, naka-black po ako. Lumabas lang po ako sa church kasi nagpa-practice pa kami. So, yun lang po. So, ayaw mga kaibigan, no? Hanggang dyan lang po ang ating reaction. I'm very sure, comment down below naman mga kaibigan. Please, comment down below. At sana subaybayan nyo, patuloy tayong magbibigay ng reaction. Aabangan natin. Ito ang isang napakagandang at very exciting moment sa buhay ng Cambisnes. Kasi ito na po yung tinatawag natin na patungo na sa proseso ng pagbibigay ng pagbabago. Totally, ha? Totally na pagbabago na para kay Bong. Yung time ng kanyang mga sadness moment ay napagdaanan na, tapos na, at ito na, papunta na siya sa panahon na magiging masaya naman siya. But hopefully, sana tuloy-tuloy nito, at sana ang pinakaabangan dito ay ang pagkikita. Kaya mga kaibigan, follow natin Cambisnes Official para po updated kayo sa mga kwento at napakasayang telenovela ni Bong. And of course, maraming salamat po doon sa mga nanonood ng ating video at hindi nag-i-skip ng ads. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Shoutout po sa ating Team Colette family. At every 5 PM po, meron pong bingo ba doon sa Sister Channel. Hanggang sa muli po mga kaibigan, Taong Gala. Paalam sa Gala.